Prophetical Nation, may gusto lang akong ipaalam sa inyo. Walang pakialam ang buhay sa mga excuses mo. So, ang dami ko kasi nga na-encounter ng mga network marketers na pag sinasabi ko na ganito yung gawin mo, nagtuturo ako sa kanila about sa business, pinapanood nila yung mga videos ko, tinuturo ako sila kung paano sila magkakaroon ng breakthrough, magkakaroon ng result. Ang daming excuses na ibinibigay. Most of the time, ito yung madalas kong marinig is yung nakadata lang ako, wala kasi akong laptop, wala kasi akong computer, nahihirapan kasi ako, wala kasi akong panggalaw. So, now, hindi ko sinasabi na kumbaga sinungaling ka o hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, pero ito yung palagi pumapasok sa isip ko eh. Di ba pag sinasabi nila sa akin yun, anong gagawin ko? Iluload kita para lang meron ka pang internet? Bibilan kita ng laptop o PC para lang may magamit ka? Diba, bibigyan kita pang galaw? Anong gagawin ko? Di ba? So alam mo yun, walang pakialam ang buhay sa mga excuses na binibigay mo. Diba, the more na nag-i-excuse ka, the more na nagsasabi ka ng mga excuses mo, the more na tinutulak mo papalayo yung mga gusto mong ma-achieve, yung mga goals mo. The more na nagbibigay ka ng mga excuses, the more na sinasabi mo yung mga bullshit stories mo, nilalayo kayo. Kasi, isipin mo na lang ha, kung sabihin mo nang sabihin yan, o magreklamo ka na magreklamo, sa hirap ng buhay, sa mga excuses na naranasan mo, mga harsh past, sa tingin mo yun ba yung makakatulong sa'yo para ma-achieve yung goals mo? Sa tingin mo, may pakialam yung mundo sa mga reklamo mo sa buhay? E samantalang mas marami pang tao yung nahihirapan, mas mahirap na sitwasyon kaysa sa'yo. Yung mga tao na nagugutom sa Africa, yung mga tao na nagugutom sa lansangan, yung mga taong nasa deathbed na nila, na naghihintay na lang sila kung kailan sila mamamatay. Sa tingin mo ba mas malaki yung problema mo kaysa sa kanila? Kaya isipin mo yun, yung tuwing nagre-reklamo ka, na nahihirapan ka, tuwing nagbibigay ka ng mga excuses mo sa uplines mo, kung bakit hindi ka makahataw, kasi especially busy, di ba? Bullshit. Alam mo naman bullshit yan eh. Kasi kung busy ka talaga, alam mo yun, nagpe-Facebook ka, ang i-excuse mo sa upline mo, busy ka. Nakakapag-Facebook ka nga, tas busy ka? Nabibis mode ako eh, kapag ka sa mga ganitong klase ng mga excuses. Alam mo yun, ayoko lang talaga kasing maging, ano, kumbaga, maging harsh, pero isipin mo na lang yun, kung tatanggapin ko kasi nang tatanggapin yung mga bullshit mo, hindi ka magkakaresulta eh. Diba? Sa mga baguhan, naiintindihan ko yan, pero kung ikaw 3 months and above, tapos nag-i-excuse ka pa rin ng mga ganyang bagay, mag-quit ka na lang. Diba? Pagpatuloy mo na lang kung ano yung kalokohan na ginagawa mo sa buhay ngayon. Diba? Real talk. Magalit ka na sa akin, kung magagalit ka, wala akong pakialam. Kasi magsasucceed pa rin naman ako kahit magalit ka sa akin. Diba? Kumbaga, hindi ito yung totoong ako. Kasi baka inisip mo, ayan na, lumabas na yung totoong Carl Serrano. Hindi. Ito yung beast mode ko. Ito yung beast mode. Ito yung mga level 1 beast mode. Kasi pagdating sa mga leaders ko, iba yung turing ko sa kanila sa mga bagong members ko. Siyempre, pag mga bagong members ko, hindi ko naman gaganto eh. Diba? Pero kung yun nga, ikaw 3 months and above ka na, ginagawa mo yung business, tapos nagre-reklamo ka na wala kang resulta, tapos ang dami mong excuses, eh di wow, maghanap ka na lang ng trabaho, magtrabaho ka na lang. Diba? Kasi kahit anong excuses mo dun, walang pakialam yung boss mo, either wala siyang pakialam o sisantihin ka niya. Diba? Kasi isipin mo yun ang maigi ha, sa trabaho, minimum wage, hindi ka nag-excuse. Diba? May sakit ka, papasok ka, bumabagyo, papasok ka, para sa magkano, minimum wage. Dito sa business, bibigyan ka ng magandang buhay kapag ginawa mo ng 2 to 3 years na tuloy-tuloy, na nag-a-adjust ka, na nakikinig ka sa mga tamang tao, na nag-aaral ka, na nag-improve ka. Every single day, bibigyan ka ng magandang buhay. Maximum na natin, let's say, 5 years, 7 years. Diba? Tapos ang dami mong excuses. Umuulan, hindi ako makakahataw upline kasi umuulan. Masyadong mainit, hindi ako makakahataw upline kasi masyadong mailit. Ano ba talaga? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung tamang temperature para sa'yo?
Diba? Ano ba yung tamang temperature para sa'yo? Masama yung pakiramdam ko. Eh di magpahinga ka. Maggamot ka. Hindi mo na kailangan pasabihin. Diba? Papahinga lang ako offline. Babalik agad ako. Diba? Medyo masama lang yung pakiramdam ko ngayon. Go! Diba? Kumbaga, lahat ng excuses mo kasi hindi naman yan. Kumbaga, hindi ka naman yan nililigtas eh. Diba? Kailangan mong maintindihan na yung mga excuses mo, mas lalo ka niyan nilalayo sa kung ano yung mga gusto mong ma-achieve. Mas lalo kaya nilalayo doon sa mga pangarap na pinagsasabi mo, doon sa reason why mo, sa mga drama mo sa buhay. Akala mo ba yung mga excuses mo, kumbaga parang gina-justify sa upline mo kung bakit hindi ka makahataw, bakit wala kang resulta, gina-justify sa mga tao kakilala mo kung bakit wala pa rin nangyayari sa'yo, ilang buwan ka na, isang taon ka na, dalawang taon ka na. Yung mga excuses mo, ano lang naman yun eh. Ikaw lang naman yung naapektuhan eh, hindi naman yung ibang tao eh. Diba? Sinasabi mo lang yan, kumbaga niluloko mo lang rin naman yung sarili mo the moment na nag-excuse ka eh. Kapag nag-excuse ka, nagbigay ka ng excuses mo. Oh, ano ngayon? Akala mo ba pag nag-excuse ka sa upline mo, hindi na siya kikita? Mas lalo, kikita pa rin yan kasi the more na binibigyan mo yan ng excuses, mauumay yan sa'yo. Maghanap yan ng iba. Kasi hindi mo siya masisisi, hindi niya kasalanan yun. Pero kasi ikaw, tinutulungan ka niya, willing siya magbigay ng time sa'yo, nag-excuse ka. Wow ha, nakakaya naman sa'yo, parang ikaw lang yung downline niya. Diba, lalo na kung yung upline mo, maraming downline, tapos nagbibigay ng time sa'yo. Tapos ikaw, ang dami mong excuses, kasi busy ka, wala kang data, wala kang gadget, another do all those bullshit. Diba? Oo, oh, nakakaya naman sa'yo ha. Yan, yung upline mo na yan, pwede nga mag-succeed kahit wala ka. Yun yung palagi mo tatandaan, kahit wala ka, magsasucceed yan. Kasi yung apply mo na yan, lalo na kung totoong leader yan, gagawin niya ng lahat at hindi lang ikaw yung taong tutulungan niya. Kasi alam niya na para maging successful siya, kailangan niya tumulong sa maraming tao. So hindi lang ikaw, option ka lang talaga. Baril talk, kung ikaw hindi mo sinusulit yung oras niya, huwag kang magre-reklamo pagdating sa huli, hindi ka na niya tinutulungan. Kasi kasalanan mo yun, hindi niya kasalanan. Nagbigay siya ng oras at panahon sa'yo, tapos binaliwala mo. Kasi just imagine kung ikaw yung lumagay sa posisyon niya, nagbigay ka ng oras sa tao para tulungan na ma-achieve yung pangarap niya. Hindi naman pangarap mo. Pangarap niya, tinulungan mo siya na ma-achieve, tapos binibigyan ka ng mga bullshit excuses. Matutuwa ka ba? Tapos magagalit ka sa upline mo. Eh, kasi hindi ako binibigyan ng oras ni upline. Deserve mo ba yung oras niya? Diba kasi yun yung pinakang mahalagang bagay na meron tayo, kasi oras hindi na naibabalik eh. Sa akin, okay lang, magastusan ko yung mga downline ko, pero mag-quit sila, wala akong pakialam kasi yung pera babalik naman yan eh. Kayang-kaya namang kitain yan eh. Mas malaki pa. Pero yung oras na binigay ko, sinayang lang. Eh, doon tayo gagawin. So, hindi mo masisisi yung upline mo kung ganun. Kaya, yung mga excuses mo, ikaw lang naman yung nagpapahirap sa sarili mo eh. At saka kung isipin mo ng maigi bago ka magbigay ng mga excuses mo, isipin mo, may solusyon ba? May solusyon ba ito? Wala kang data. Mag-load ka. Ako ko naman. Kailangan ko pa magsabihin sa'yo. Kailangan pa ako magsabi nun, mag-load ka. Wala kang data, mag-load ka. Kailangan ako ba yung magsasabi sa'yo nun? Diba? Wala kang gadget, pumunta ka ng computer shop. Kung OFW ka, maiintindihan ko pa yun eh. Yung mga OFW, ito nga yung nakakatuwa eh. Meron akong OFW members na pumasok sa team ko. Na meron naman kami, although yung mga technical kasi na tinuturo namin doon, kailangan talaga ng laptop, kailangan talaga ng gadget. Now, hindi namin sila nasabihan na kailangan ng ganun kasi gumawa naman kami ng tutorial for mobile. Kaso nga lang, ang hirap. Mahirap talaga yung, for example, mag-set ka ng automated system, blah, blah, blah. Medyo technical na yung sinasabi ko. Mahirap talaga siya pag mobile. Kaya naman, pero mahirap. Ano mong ginawa nung downlines yun? OFW yun, ha? OFW yun. Anong ginawa nila? Bumili sila ng laptop. Walang laptop, edi bumili. Kahit na medyo kapos sa budget, gumawa sila ng paraan. OFW yun ha, ikaw. Nandito ka sa Pilipinas, nakakahiya naman sa'yo, pupunta ka lang ng computer shop. Meron ng computer shop, piso net eh. Piso, nakakapag-internet ka na, 3 minutes, 5 minutes. Yun, nakakahiya naman sa'yo, di ba? Wala ka kasing gadget eh, di ba? Nakakahiya naman sa'yo.
nung nagsisimula ako dito sa business, wala ako nitong smartphone na to. Wala akong laptop, wala akong PC. Meron ako ngayon. Pero nung nagsisimula ako, wala. Ano yung cellphone ko, yung BTC na kulay pink. Hindi ko makakalimutan. Actually, kung hindi lang yun na ano, nasira, hanggang ngayon gamit ko pa rin yun. Kung hindi lang talaga siya pumapalpak, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin yun. Kasi, kumbaga parang yun yung magre-remind sa akin every single day na no excuses. Nagsimula ko, yun lang yung meron ako. Yun lang yung meron ako. Nakabenta, nagbebenta ako ng products, papaano, pumupunta ako ng computer shop. Naglalakad ako 5 to 10 minutes sa initan, tanghaling tapat, pumupunta ako kasi yun yung magandang time. Nung, that's 2014, yun yung magandang time para makapag-post, para makita ng mga tao. Kasi mas marami nag-engage dun sa post ko ng ganong oras, 12 to 1 p.m. Naglalakad ako ng malayo kasi yung malayo na yun, yun lang yung matinong computer shop sa amin. The rest ang papangit na. The rest, yung iba naman, kailangan ko pang mamasahe papunta ng bayan, eh, maglalakad na lang ako. Kasi wala akong pena ng mga oras na yun. Meron lang ako pang computer. Sinusulit ko na yung oras ko na yun. 2 hours, 20 pesos, 10 pesos. Mabilis yung, 10 pesos per hour yun, eh. Diba? Mabilis yung internet, mabilis yung computer. Sinusulit ko na. Kasi sabi ko, meron kami sa bahay namin na PC, pero sobrang bagal. Sobrang bagal. Yung tipong nakapamalengke ka, nakakabuhay lang. Hindi ako nagbibiro. Sobrang bagal talaga. Mag-open ka lang ng tatlong tab sa Chrome, nagahang na. Kaya sabi ko, may mabilis kami internet, wala namang kwenta yung PC namin, wala akong gadget, wala akong smartphone, wala akong pambili noong mga oras na yon. Kaya meron lang ako DTC. Sumusub yung DTC na maliit na dipindot, yun lang yung meron ako. Sinusubukan kong manghiram sa nanay ko, ayaw niya akong pairamin ng gadget niya. Wala siya tiwala sa akin. Ginagawa ko, punta ako sa computer shop, lalakad ako doon, ang layo, sa tapat ng araw. Minsan may payong ako, minsan wala, depende kung may magagamit ako. Kaya minsan kasi kinukuha nung nanay ko yung payong, umaalis siya, ginagamit niya, wala akong payong. Eh, anong gagawin ko? Wala akong payong, mainit. Anong gagawin ko? Eh, di maglakad. Pumunta doon, magtiis sa init. Bakit? Kasi seryoso ako na ma-achieve yung mga pangarap ko, eh. Seryoso ako na may marating sa buhay, eh. Diba? Ang init, tapat, tanghaling tapat, 12 p.m. to 2 p.m. computer ako, nagpo-post lang ako doon, di pa masyadong mahigpit sa Facebook. Post lang ako ng post doon ng mga product para makabenta ako. Hindi lang isang beses, dalawa. Sa gabi, babalik pa ako doon. Nang 6 to 8 p.m., babalik ako doon para mag-post ulit. Dalawang beses sa isang araw, gumagastos ako 40 pesos. Alam mo, nasa isip ko lang that time, that time kasi ang goal ko, makabili ako ng iPad para may gadget na ako. Okay, bibiliin ko yung iPad 2 nung aking upline, which is yung pinakang unang goal ko, 10,000 pesos from a nobody. Okay, galing sa akin, nag-pay in ako 4,000, wala na akong pera, wala akong ipon, zero, wala. Okay, from a nobody drop out na pinalayas pa ako nung aking second father dahil na bad trip siya sa akin, dahil pumasok ako sa networking, umalis ako sa trabaho ko. Okay, pinalayas pa ako, wala akong pera, zero, di ba? Tapos bibili ako 10,000 pesos na gadget para lang may pang internet ako. So sabi ko, gagawin ko lahat. Alam mo, yung pumapasok lang sa isip ko tuwing naglalakad ako, ilan yung kailangan ko mabenta? Kailangan makabenta ako ng ganito, ano yung pwede kong gawin, paano ko kakausapin yung prospect ko para mabentahan ko siya ng product, diba? Yun lang yung nasa isip ko that time. No, naglalakad ako sa tapat ng init, pero dire-diretso lang, binibilisan ko na lang yung lakad kasi may init. Yun yung naranasan ko before. Naranasan kong magutom kasi wala na akong pera. Minsan, madalas kumakain kami isang beses lang sa isang araw. Pupunta ako ng office para mag-present. Mano-mano. Good. Sinasabi ko sa prospect ko na yayaman kami. Yayaman siya. Pag sumali siya, posible siya yumaman. Actually, yayaman lang. Hindi ko sinabi posible kasi unethical pa ako nun. Nayayaman siya. Ako gutom. Lalakad ako papunta ng office. Yung itsura ko, tingnan mo yung Facebook ko. Mag-stalk ka dun sa Facebook ko. Actually, hindi na stalk, alam ko na tinitingnan mo, eh. Pumunta ka dun sa Facebook ko, tingnan mo yung mga picture ko dun. Makikita mo yung itsura ko. Nung nagsisimula ako, lubog yung mukha ko, ang itim ko, ang sama ng itsura ko, ang payat ko. Diba? Tapos, alam mo yun, kaya siguro puro palagi ako nare-reject. Di naniniwala sa akin yung tao. Dahil sa itsura ko, ang sama kasi talaga ng itsura ko. So,
yun yung naranasan ko. Natutulog kami, gutom, minomotivate na lang. Naalala ko yung mga downlines ko noon. Nagpapawiran na lang kami hanggang sa makatulog kami para lang hindi namin maramdaman yung gutom. Namumroblema kami noon kasi nangungupahan kami. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad, sa kuryente, sa tubig. Pagkain nga everyday, namumroblema na kami. Diba, hindi ko alam kung anong kakainin namin. Masaya na ako pag nakakain ako ng tatlong beses sa isang araw kasi kinakain namin noon. Kopya, yun yung kinakain ko noon. Kopya, kape. Yan, tinapay. Di ba kung ano yung magkakasya sa pera ko na 10 pesos. Binabudget ko. Meron akong listahan noon. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung notebook ko na yun. Na sinusulat ko yung mga ginagastos ko everyday. Pag nag-meet tayo, sana dala ko. Mas madalo ko siyang dalhin. Pakita ko sa'yo para patunayan ko sa'yo. Yun yung hirap na naranasan ko before. Na ang dami pa, bukod pa yung mga negative na tao na hindi naniniwala sa akin. Yung mga pinabash ako. Yung mga tao hindi sabi sa akin, wala akong mararating. Bukod pa yun. Ikaw ngayon, nakakahiya naman sa'yo, di ba? O, nandiyan ka sa posisyon na yan ngayon. Deserve mo yan. Okay, sasabihin ko na yan sa mukha mo. Kung nasang posisyon ka man ngayon ng buhay, deserve mo yan. Kung bakit ka nandiyan, kasalanan mo yan. Wala nang ibang may kasalanan yan kundi ikaw. Hindi magulang mo, hindi kapatid mo, hindi asawa mo, hindi pamilya mo, hindi yung mga negative na tao. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka andyan. So real talk, magalit ka sa akin. Kung magalit ka, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Baka this time, magising ka. Ay, masyado kasi ako mabait eh. Naalala ko nga yung ano eh, naalala ko nga yung mga downlines ko before. Kung makikita lang nila ako ngayon, napakabait ko na. Diba? Kaya, na-realize ko nung binild ko yung first batch ng Team Genuine, ang lalambot ng mga na-build ko, masyado rin mababait. Yung ang lalambot, sensitive. Kaya na-realize ko na masyado ako kasi mabait eh. Kahit sa mga leaders, ang bait ko din. So this time, nag-adjust ako. Ganito ako pagdating sa mga leaders ko. Okay, no bullshit, no excuses. Mag-excuse ka sa akin, wala akong pakialam sa'yo, maghihirap ka. No, mag-excuse ka, di maghihirap ka. So, I hope marami kang na-realize dito sa mga pinagsasabi ko. Ang dilim na. Kasi 6 p.m. na yata. Kaya hindi na ako masyado nakikita dito sa ano ko. Lagyan ko nga ng ilaw. Yun. Hindi na ngayon na medyo nakikita na ako ulit. Nakikita na yung mukha ko. Importante lang naman nakikita mo yung mukha ko. So, I hope marami ka na-realize dito sa video ko na to. And pagpakatotoo sa sarili mo, tigilan mo na yung mga bullshit mo. Alam mo naman, bullshit yan eh. Ginagawa mo lang yan kasi sinasabi mo lang yan sa sarili mo, yung mga excuses na yan. Kasi gusto mong iligtas yung sarili mo sa katotohanan na ikaw lang rin naman yung may kasalanan kung bakit ka andyan sa sitwasyon na yan. Kaya hindi ako kumikita kasi wala kasi akong gadget eh. Wow! E di wow! Wala kasi akong gadget eh. E kasi hindi ako marunong. E di mag-aral ka! Hindi ka marunong, mag-aral ka! Kaya ka nga siguro nanonood itong video ko eh. Diba? Tigilan mo na yung mga bullshit mo. Kasi wala kang ibang masisisi. Kundi sarili mo, hindi upline mo yung may kasalanan. Walang kwenta yung upline mo. Hindi ka natuturuan. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Mag-quit ka na? Dahil sa kanya? Kaya mga siguro pinapanood itong video ko na to kasi walang kwenta yung upline mo. Diba ang daming rason kung ba't pinapanood mo yung mga videos ko? Walang kwenta yung uplines mo. Hindi ka na tinuturuan. Or... hindi mo talaga alam kung ano yung gagawin. Diba? Nahihirapan ka sa business mo, hindi ka nagkakaroon ng result. So, yun pa lang eh, gumawa ka ng way. Kaya, believe ako sa'yo, kasi pinapanood mo tong videos ko, ina-apply, and I hope ina-apply mo. Diba? Believe na ako sa'yo, yun pa lang, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng result sa business mo kahit hindi ka tinutulungan. Doon ako nabibilib sa inyo, sa Ethical Nation, yung mga nagme-message sa akin na nagpapasalamat dahil sa videos ko kasi hindi siya natuturuan ng upline siya, kaya nanonood na lang siya, nagsi-self-study na lang. Kasi dumating rin ako sa point na yan. Yung upline ko noon, yung first mentor ko, sobrang laki na naitulong niya sa akin pagdating sa mga personality development ko. Pero pagdating sa mga strategies, sublime na talaga. So, naghanap ako, nag-self-study rin ako. Naghanap ako ng mga successful na online marketers, yung mga nagtuturo ng mga ethical strategies. Tapos bumili pa ako ng mga courses nila, bumili ako ng libro, bumili ako ng nag-attend ako ng seminar, 'di ba, yung mga webinar replays nila, pinapanood ko lahat. Ginawa ko lahat. Wala akong pera ng mga oras na 'yun. Nangungutang ako para lang makapag-enroll ako doon sa mga courses nila kasi nga mas gutom ako sa knowledge eh. Kumbaga, doon ko na realize eh, yung sinabi may kasabihan nga eh, it's either you make money or you make excuses. So
Pero you cannot do both. So kung gumagawa ka ng, kung kumikita ka ng pera, so ibig sabihin wala kang excuses. Kung hindi ka kumikita, oh, alam mo na. Puro ka kasi excuses. Puro ka bullshit. Puro bullshit na pinagsasabi mo sa buhay mo. Actually, pag yun nga, pag nag-excuses ka, hindi ka naman talaga nag-excuse sa mga uplines mo, hindi ka nag-excuse sa ibang tao, nag-excuse ka sa sarili mo. Dapat naaawa ka sa sarili mo. Okay. So, yun lang. Kaya ako nakarating sa posisyon ko ngayon, wala akong excuses eh. Ah, bullshit sa akin yung lahat eh. The moment na nag-excuse ako, nahuhuli ko yung sarili ko eh. May bumubulong sa isipan ko na bullshit. Di ba? Na-program ko na yung sarili ko na ganun eh. The moment na nag-excuse ako, ang hirap kasi eh. May sumisigaw sa utak ko, bullshit, pakyo ka. Di ba? Minumura ako ng sarili ko. Parang ginigising ko lang yung sarili ko na mahirap, eh, gawan mo ng paraan. Kapag gusto, may paraan. Diba? Kapag ayaw, ang daming bullshit. Kapag ayaw, ang daming dahilan. So, ayun, ang haba na ng mga pinagsasabi ko. Pero yun lang yung point ko. Tigilan mo na yung mga bullshit mo. Right? I know you deserve better. Alam ko, you deserve a breakthrough. Pero, the moment, kapag tuwing nagbubullshit ka, nagbibigay ka ng mga excuses, tinutulak mo ng tinutulak palayo yung mga goals mo na gusto mong ma-achieve. So, I hope naliwanagan ka na dito. Tigilan mo na yung mga excuses mo. Kayong nanonood nitong video ko na to, itong mismong video na to, huwag mo na akong bigyan ng excuses. Kasi the moment na, hindi ako sasagot sa'yo. Kapag nagbigay ka sa akin ng excuses, hindi ako sasagot sa'yo. Baka sinzone lang kita. Kung sumagot man ako sa'yo, ibig sabihin naawa lang ako sa'yo. Diba? Pero, nauumay na ako sa mga excuses. Kaya, alam mo yun, hindi ka naman sa akin nag-excuse, nag-excuse ka sa pangarap mo. Tinutulak mo siya palayo. Walang pakialam ang buhay, walang pakialam ang universe, walang pakialam ang Diyos sa mga excuses mo. Wala silang pakialam. Ang pakialam nila, anong gagawin mo? Okay, I hope marami ka natutunan sa video na ito, and make sure apply mo agad yung mga natutunan mo gabi na dito sa Agbalete Island. Doon nandito ako ngayon, kasama ko yung chicks ko, yung Reina ko, kasi celebration ng kanyang birthday. So I hope marami ka natutunan. I-share mo to. Kung ikaw isang upline na ang dami mong downlines na puro excuses, i-share mo to sa kanila. Okay, kung hindi mo masabi to sa kanila, ako na lang yung magsasabi para makatulong din ako sa iyo. Okay, share mo to sa mga downlines mo, share mo sa teammates mo na ang daming bullshit sa katawan, 'di ba? Para matanggal natin, ma-detoxify natin sila. Share mo to sa kanila. Kung meron ka mga gustong idagdag, comment ka diyan sa baba. And kung magko-comment ka ng justification mo kung bakit ang dami mong excuses, kumbaga gusto mong iligtas yung sarili mo, go ahead, magde-debate tayo. Okay, magde-debate tayo. Mag-comment ka dyan sa baba kung sasabihin mo, Carl, mali ka naman kasi kaya ako nag-i-excuse kasi hindi mo alam yung naranasan ko. Sige, mag-comment ka dyan, magde-debate tayo. Nagko-comment, nagsasagot ako sa mga comments dyan sa baba. And kung nagustuhan mo tong video ko na to, which is, I think, yung mga magdi-dislike sa video na to, alam ko na kung sino yung mga mahilig mag-excuses. Congratulations sa'yo, wala kang mararating sa buhay mo. Kung nagustuhan mo, i-like mo. Kung tinamaan ka at na-realize mo yung katotohanan at meron ka natutunan, i-like mo tong video na to. Kung nasaktan ka at ikaw ay isang iyaking talunan sa buhay, i-dislike mo, wala akong pakialam. So, ayun, marami kang natutunan sa video na ito. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Maraming salamat sa panonood ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung see first. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!